Hi guys! Welcome back to Just Basics and welcome back to another video. And today's video guys, pag-uusapan naman natin ang Gcredit. Okay, Gcash, Gcredit. Okay, so mga topic natin today guys is what is Gcredit? Paano ka magbabayad ng Gcredit mo? And what happened if na-pass due ka or after pass due? And of course, ang tanong ng karamihan, pwede ba natin ma-cash out or ma-convert sa cash ang ating Gcredit? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. So what is Gcredit? Gcredit guys is a credit line na binibigay ni Gcash powered by CIMB. You can avail up to 30,000 credit line dependent sa Gscore nyo. So what is Gscore naman? Ang Gscore naman guys is yan yung parang rating mo sa Gcash. So, yung Gscore, mapapataas mo ang Gscore mo sa paggamit ng Gcash app. Like for example, mag-cash in, mag-G-invest, gumamit ng kanilang G-save, at magbayad ng mga bills, ganyan. So, those are the ways na pwede mo mapataas ang Gscore mo. So, if ever na-eligible ka na sa Gcredit, magbibigay or mag-notify naman sa'yo si Gcash through text message or SMS. Or you can also check that through email. Okay, so mataming changes si Gcash recently and nag-update sila ng interface nila, ganyan. Mas madali na siyang gamitin ngayon and mas madami na rin info sa mga website, sa website nila and sa mga social media kung paano gamitin si Gcash. So, na-appreciate ko talaga si Gcash guys. Started nung nag-pandemic or before pandemic pa. Kasi nga, diba, most nung pandemic is mas gusto natin na cashless ang mga transaction natin. Especially pag nasa labas tayo na nag-grocery or bumibili ng mga medicines and the like. Okay, so ngayon, paano naman natin gagamitin ang Gcredit? Or where and how can we use Gcredit? Okay guys, so madami na ang pwedeng paggamitan ng Gcredit ngayon. First, syempre meron dyan sa Shopee, Lazada, and the like. And sa mga groceries, sa mga malls, ganyan, like Pure Gold, SM Stores, ganyan, All Home, pwede na ang Gcredit doon guys. As long as yung merchant is meron siyang Gcash merchant QR code. Yan, so ganito yung itsura ng QR code na sinasabi ko. Pag yung counter is meron silang ganyan, then most likely, matanggap sila ng Gcash and of course, magkakaroon dyan ng option na yung Gcredit and Ggives, Gloan, ganyan, so and the like. Other Ggives, yung Ggives na sinasabi ko guys, I'll tackle that on other videos na lang. Alright, so for example guys, pupunta kayo sa grocery, ganyan. Well, na-try ko na mag-Gcredit, mostly kasi ginagamit ko ang Gcredit sa pharmacy for personal needs. Okay, so for example, pumunta sa grocery store and magbabayad ka na. Ang gagawin mo lang guys para magamit mo yung Gcredit mo, scan mo lang yung QR code ng merchant and then magpapakita na dyan yung option na Gcash or Gcredit and isi-select nyo lang yung Gcredit and that's it. So mababayaran nyo na yung kailangan nyong bayaran doon. Sometimes, kailangan mong i-enter yung exact amount na nandoon sa counter para mabayaran mo yon and magpupush through yung payment mo. And after that, papakita mo lang doon sa counter na na-receive mo na yung text message or meron ka ng reference number and ibibigay mo lang yon or ipapakita mo lang yon doon sa cashier. And that's it. So next na gagawin mo na dyan is syempre babayaran yung Gcredit mo on your next billing cycle. Let's say nahihiya ka, first time mo gumamit ng Gcredit, that's okay, that's fine. Ang masabi ko lang, if nag-hesitate ka gamitin yung Gcredit mo and nahihiya ka, pwede mo namang i-check sa counter kung meron sila yung sinasabi kong QR code, merchant QR code na Gcash. And pwede mo itanong doon sa cashier, ma'am, available po ba ang Gcash ngayon? Ganyan. Or magamit din po ba kayo ng Gcash? Ganyan. And sinabi ng yes, then good. Pwede ka na mag-grocery, pwede ka na bumili, and then pwede ka na pumila. Syempre, mas magandang itanong mo na rin sa cashier kasi what if ang haba ng pila, then pagdating mo doon, hindi pala available, diba? So, yun.
malalesen din yung worries mo habang nakapila since first time mo gumamit ng Gcredit. Okay, so paano naman natin babayaran ang ating Gcredit? So all payments, guys, is syempre through Gcash lang din siya. So ang gagawin is pag nagbayad ka sa Gcredit, either magbabayad ka ng minimum due or the whole amount, and then mababawas na po siya sa inyong Gcash. So ganun lang kadali magbayad. And nag-worry ka na hindi mo alam kung kailan yung billing cycle mo, or hindi mo alam kung kailan ka magbabayad ng Gcredit mo, magsasend naman ng text message si Gcredit sa number mo, or mag-i-email din siya na malapit na ang iyong due date or kung kailan ka magbabayad. Ayan, so makaka-receive ka naman ng text, kaya huwag ka mag-alala. So sa mga magtatanong din is hindi po pwedeng auto-debit or ma-auto-deduct ang Gcredit sa inyong Gcash. Ayan, so manual niyo po siya babayaran. Okay, so what if na-pass due ka? Of course, may penalty po yan. Ayan, so makikita nyo dyan yung breakdown ng penalty if na-pass due ka at hindi ka nakabayad. Depende yan, syempre, may number of days yan, and then iko-compute naman yan ni Gcredit sa inyo, and makikita nyo sa kanyang, sa Gcredit mismo. So what if hindi ka pa rin nagbayad and matagal-tagal ka na hindi nagbayad? Pag umabot ka ng 60 days, guys, at hindi mo pa rin nababayaran ang iyong Gcredit, syempre masususpend na yung Gcredit line nyo and mag-auto-detect na si Gcredit sa inyong Gcash. Okay, so si Gcredit din, guys, is nagsasend din siya ng mga statement of account sa inyong mga email. Yan, you can check sa email na connected, of course, sa inyong Gcash app. Okay, so on the screen, guys, nakikita nyo din dyan na nandyan po yung interest rates ni Gcredit. So, up to 5% po ang kanyang interest within 30 days only. And then the rest, yan. So, malinaw na malinaw naman po dyan sa screen. So, I'll just give you a little time na tingnan yan. Or you can also check the link in the description box later on. Okay, so punta naman tayo sa pros and cons ng Gcredit, guys. So, unang-una na pinakagusto ko in sa Gcredit is recently lang kasi nagkaroon ng ganito, which is the minimum due. So, pwede na ako magbayad ng minimum due. Or, for example, hindi mo kayang bayaran yung inutang mo ng after 30 days, pwede mo na siyang bayaran yung sa minimum due niya lang. So, again, I'm not saying na lahat ng Gcash or ng Gcredit users ay meron na siyang minimum due. Pero ang cons naman nun, guys, is syempre, mas matagal mong babayaran yung utang mo, mas malaki na yung interest ng nautang mo. Alright, so ang tanong ng marami, pwede bang i-convert sa cash or pwede mo ba withdraw as cash yung Gcredit line mo? Technically, guys, hindi. It's not available, especially sa Gcash app. Pero meron kasi akong mga nababasa at meron akong mga napanood na video sa YouTube na gumagawa sila ng way para ma-cash out mo yung credit mo doon sa Gcredit. Which is, from Gcredit, bibili sila ng item. Pero make sure na bilhin mong item is yung gusto mo para if ever na hindi mag-push through yung method na to, is gusto mo pa rin yung nabili mo, diba? For example, sa Shopee, bibili ka or mag-add to cart ka doon and then i-check out mo siya. And ang gagamitin mong payment method is Gcash through Gcredit. And then, ang gagawin nila, guys, is i-cancel nila agad-agad yung purchase na yon para ma-refund yon going through your Shopee Pay. And then from Shopee Pay, doon mo na siya pwedeng i-withdraw, transfer to your bank, or transfer going back to your Gcash. So, ano naman yung cons nun? Siyempre, guys, una, yung sinabi ko nga, what if yung pinurchase mong product is hindi pala nakakancel? May mga items or may mga shops sa Shopee, guys, and Lazada na hindi po pwedeng i-cancel yung order. So, prior to that, make sure na basahin nyo po yung cancellation policy ni seller. And isa pa, guys, as a Shopee seller din kasi, naapektuhan din kaming mga seller pag nakakancel yung mga order nyo or yung mga order namin. Yan. Okay, so yun lang naman yun. I'm not going in depth on that. Pero ganun yung ano nila, yung method nila. Okay, so next naman is Gcash is super convenient nowadays. Yes, madami na tayong pwedeng paggagamitan ng Gcash, Gcredit, and ang dami yung pautang ni Gcash. And we'll tackle about that on our next videos. So make sure to subscribe.
Okay, so syempre ngayon, mag-grocery ka lang, mag-mall ka, pwede ka nag-mall ng GCash kahit wala kang cash nila. But, of course, GCash is still a system. Okay? So, there are chances din na offline siya or unavailable siya. So, make sure before kayo bumili ng product, visit the cashier and ask them if available ang GCash on that day before purchasing. Okay, so next naman guys is walang kailangan documents, payslip, ganyan, para magkaroon ng Gcredit. Again, sabi ko nga, ang basis ng Gcredit is Gscores. Hindi nyo kailangan magsubmit ng kahit anong employment thing para magkaroon ng Gcredit. Okay, so as long as you can maintain your Gscore, mapataas yung Gscore nyo, then mataas ang chances na magkaroon kayo ng Gcredit. Okay, so next naman guys is wala pong physical card, just like what I said earlier, wala pong physical card si Gcredit. Meron tayong physical card ng GCash, Mastercard, pero sa GCash lang siya. So for example, if mag-withdraw ka lang ganyan, or magde-debit ka sa counter, ganyan, pwede yon. Pero wala pong option na gamitin si Gcredit doon sa GCash, Mastercard. And isa pa is wala siyang installment basis, like yung sinabi ko kanina, it's like buy now pay later siya, or if may minimum due ka, yun lang yun. Pero wala siyang option na for 3 months, 6 months, 12 months to pay, ganyan. And lastly guys, sa pros and cons natin for today is GCash is like a revolving credit. So ano yung revolving credit? Yun guys naman is, for example, kakabayad mo lang ng credit limit mo ng, or yung inutang mo kay Gcredit, and babalik na agad siya sa inyong Gcredit. And pwede mo na siyang gamitin agad. Okay, so that's all for today's video about Gcredit, guys. If you have any further clarification or questions about Gcredit, just let me know in the comment section and I'll do my best to sagutin yan sa comment section na, guys. Again, thank you so much for watching, guys. Please don't forget to subscribe to my channel, hit that like button as a bonus for me, and see you on my next video. Bye!